Medyo kakaiba ang featured case natin for today's video kung saan makikilala natin ang isang Mexican-born and Spanish national na nakatira sa Austria kung saan meron siyang business na ice cream parlor. Dito sa ice cream shop na ito niya itinago ang kanyang sikreto na akala niya ay hindi mabibisto ng mga pulis. Pero sabi nga nila, walang lihim ang hindi nabubunyag. Simulan natin ang kwentong ito sa Mexico City, Mexico, kung saan ipinanganak noong September 6, 1978 si Estebaliz Carranza o mas kilala sa palayaw na Esti. Ang ama niya na si Armando Carranza ay isang writer at journalist na may akda ng mga libro tungkol sa Salamanca o Shamanism. Sa murang edad na 5, kasama ang 2 pang nakatatandang kapatid ay kinailangan nilang lisani ng Mexico dahil sa tahasang pagtuliksa ng ama niyang si Armando sa gobyerno. Hindi naging maganda ang kinalabasan ng pagtutol ng kanyang ama sa pamahalaan at umabot ito sa puntong ni-raid ng mga armadong kalalakihan ng kanilang tahanan, kaya naman sa takot ay nilisan nila ang Mexico at nagtungo ang buong pamilya ni Esti sa Spain. Lumaki si Esti sa napakagandang syudad ng Barcelona. Maituturing na isa ang Barcelona sa mga lungsod sa Europa na kaakit-akit dahil sa mayaman itong kultura. Ngunit kahit anong ganda ng Barcelona, hindi ito nakatulong kay Esti na maging positibo ang tingin sa buhay. In fact, pinag-iisipan niyang iligpit ang kanyang ama sa napakamurang edad dahil sa napakahigpit nito sa kanilang magkakapatid. Lahat ng kilos nila ay kontrolado nito at wala itong pakialam sa kanilang damdamin. Madalas itong galit at lagi silang pinaparusahan kahit sa napakaliit na bagay na hindi nito nagustuhan. Pakiramdam ni Esti ay walang may pakialam sa kanya at maging sa eskwelahang pinapasukan ay ganoon din ang kanyang pakiramdam. Wala siyang kaibigan at walang nais makipagkaibigan sa kanya, kaya't hindi naging masaya ang kanyang kabataan. Kaya naman sa murang edad ay naisip niyang kapag siya ay nagkaanak ay sisiguruhin niyang aalagaan at mamahalin niya ito. Sa edad na 10 ay nagsimula siyang tanungin ang kanyang ina kung anong edad siya maaaring magkaroon ng sarili niyang anak. Pero sino nga ba ang mag-aakala na ang pangarap na ito ni Esti na magkaroon ng sarili niyang anak ang siya palang magpupunla ng kasamaan na malalaman natin sa pag-usad ng ating kwento. Nag-aaral noon ng kursong Economics si Esti sa University of Barcelona nang makilala niya ang una niyang nobyo. Noong umpisa ay masaya si Esti sa piling nito, ngunit kalaunan ay ipinakita na nito ang tunay niyang kulay, tulad ng kanyang ama, controlling ang kanyang nobyo. Pero kahit ganoon ay hindi niya ito iniwan. Sa halip, ito pa nga ang kumalas kay Esti pagkatapos ng 5 taong relasyon. Sabi lang nito ay hindi pa siya handa sa seryosong relasyon kahit pa nga nag-propose na ito ng kasal kay Esti. Parang pinagsukloba ng langit at lupa si Esti nang iwan siya ng nobyo dahil akala niya ay matutupad na ang pangarap niyang magkaroon ng sarili niyang pamilya at magkaroon ng mga anak. Kaya naman sa sobrang sakit ng pagtalikod nito kay Esti, nabaling dito ang kanyang murder fantasy. Minsan niyang naisip kung ano kaya kung tanggalin niya ang preno ng sasakyan ng ex para bumangga ang kotse nito at tuluyan siyang paglamayan. Bagamat ilang ulit kumapit sa isip ni Esti na gawin ito, hindi niya ito itinuloy. Sa halip ay nagpatuloy siya sa kanyang buhay at pinilit na magsimulang muli. Nagpunta si Esti sa Germany upang doon simula ng panibagong buhay. Pansamantala siyang namasukan bilang taga-alaga ng bata sa Munich. Mahilig siya sa mga bata kaya ito ang pinili niyang pasuking pansamantalang trabaho. Pero hindi nagtagal ay napatunayan niyang hindi madali ang trabahong ito kaya muli siyang naghanap ng ibang oportunidad. Hindi nagtagal ay nakahanap si Esti ng trabaho sa isang ice cream parlor at doon niya nakilala ang kanyang future husband na si Holger Holz na isang fridge salesman. Love at first sight ang nangyari sa dalawa at tulad ng inaasahan, naging magkasintahan ang dalawa at sa loob lamang ng ilang linggong pagkakamabutihan ay niyaya na siyang magpakasal nito.
Debotong Hare Krishna itong si Holger, isang uri ng relihiyong Hinduism, kaya naman hindi ito pabor sa premarital sex at dahil doon ay lalong nabuo ang tiwala ni Esty kay Holger. Nagpakasal sina Esty at Holger noong 2002 at sa Berlin sila nanirahan, ang bayan ni Holger. Asang-asa si Esty na ito na ang simula ng katuparan ng kanyang pangarap na magkaroon ng anak, pero ang ipinagtaka ni Esty ay nang sabihin sa kanya ni Holger na hindi siya naniniwala sa sex at ito ay ginagawa lamang sa pagbuo ng sanggol. Pero ang mas masaklap, ayaw pang magkaanak ni Holger dahil hindi pa daw sila handa kahit pa 15 taon ang tanda ni Holger sa kanya. Ang mas masaklap pa, hindi pa nagtatagal ang kanilang pagsasama. Nagsimula nang mag-iba ng kulay si Holger. Naging dependent ito kay Esty at nilulustayang perang pinaghihirapan ni Esty sa pag-waitress nito. Dahil doon ay ninais ni Esty na bumalik na lamang ng Spain. Pero hindi pumayag si Holger at kinuha nito ang kanyang passport. Habang tumatagal ay mas lumala ang pagtrato ni Holger kay Esty. Sinasaktan na siya nito ng pisikal at verbal. At sa 3 pagkakataon ay muli na naman siyang nakulong sa palad ng mapang-abusong lalaki. Taong 2005 nang lumipat sila ni Holger sa Vienna at doon ay binuksan nila ang negosyong ice cream parlor at pinangalanan nila itong Sklekeria. Nangako si Holger na kapag naging matagumpay ang kanilang negosyo ay magiging handa na silang magkaroon ng anak. Ngunit kahit na inayos at pinalaki ni Esty ang kanilang negosyo at tanging si Esty lamang ang nagsasakripisyo tulad ng pag-anib nito sa relihiyon ni Holger, ang Hare Krishna, at pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan habang si Holger ay nagpapakasarap sa paglustay ng pera sa libangan nitong mga barila at video games. Kahit nahihirapan ay patuloy si Esty sa paggawa ng kanyang tungkulin. Sa pag-asang tutuparin ni Holger ang kanyang pangako na bibigyan siya nito ng anak. Ngunit sa tuwing hihingi niya ito kay Holger ay panibagong dahilan na naman ang sinasabi nito kay Esty. Mas lumala ang pagtrato ni Holger kay Esty at harap-harapan niyang sinasabi na hindi na siya attracted sa asawa dahil siya ay pangit na at wala na siyang interest dito. Kaya naman hindi nakapagtatakang nabaling sa kanyang asawa ang kanyang murder fantasy. Taong 2007, nakilala ni Esty ang isang ice cream salesman na si Manfred Hinterberger. Madaling nagkapalagay ng loob ang dalawa at tulad ni Holger, 15 taon din ang tanda ni Manfred kay Esty. Ngunit malaki ang pagkakaiba sa ugali nito kay Holger. Mabait ito kay Esty at ipinaparamdam niya dito na siya ay maganda at kaibig-ibig. Kaya naman hindi nakapagtatakang mabilis na hulog ang loob ni Esty kay Manfred, kaya nabuo ang isang bawal na relasyon. Hindi nagtagal ay hiniling ni Manfred na i-divorce ni Esty ang kanyang asawa. Pumayag si Holger sa divorce ngunit hindi ito umalis sa kanilang apartment. Mas naging impyerno ang buhay ni Esty matapos ang kanilang divorce dahil naging tila parasite na ito na umaasa na lamang sa pera ni Esty at wala itong balak na iwan si Esty. Hanggang isang araw, ang mahabang PC ni Esty ay mabilis na umikli at tuluyang naputol. April 27, 2008, pag-uwi ni Esty mula sa ice cream parlor, nagsimulang manginsulto ni Holger at hindi ito tumitigil hanggang mapuno si Esty at damputi ng baril ni Holger at saka walang sabi-sabing pinaputukan niya ito ng 3 beses sa likuran na agad na ikinasawi ni Holger. Litong-lito si Esty sa nagawa. Hindi niya akalain na magkakatotoo at magagawa niya ang mga naisip niya dati na patayin si Holger. Hindi niya plinano pero nangyari, kaya't hindi niya alam kung ano ang gagawin. Iniupo ni Esty ang walang buhay na si Holger sa isang armchair ng ilang araw at ipinagpatuloy ang kanyang normal na buhay. Inasahan na niyang may magre-report ng kapitbahay niya tungkol sa putok ng baril ng nagdaang gabi, ngunit sa kanyang pagtataka ay walang report na naganap, kaya naisip niyang kailangan na niyang itago ang kanyang ginawa. Inisip niyang sunugin sa loob ng apartment ang labi nito. Binuhusan niya ng alkohol ang katawan ni Holger at sinalaban ito. Ngunit na-detect ang usok kaya tumawag ng bumbero ang kanyang mga kapitbahay. Pagdating ng mga bumbero ay agad niyang itinaboy ang mga ito at sinabing nasunog lamang ang niluluto niyang isda. Mabilis namang naniwala ang mga ito at agad ding umalis. Makalipas ang 3 araw ng pagplano kung paano niya didispatsahin ang katawan ni Holger, sa wakas ay naisip niyang bumili ng chainsaw
At saka pinagpirapira sa si Holger at inilagay ito sa mga ice cream tubs saka ipinaloob sa freezer. Ilang buwan ang nakalipas mula nang itago niya sa freezer ang kanyang sikreto ay walang naghanap kay Holger at nang minsang tinanong siya ng isang kapitbahay kung bakit hindi na nila nakikita si Holger dahilan ni Esty na ito'y umalis at nagpunta ng India upang doon na magsimula ng panibagong buhay. Hindi malinaw kung wala na bang kamag-anak itong si Holger at kung bakit walang kamag-anak na naghanap dito. Taong 2008 nang umalis si Esty sa kanyang apartment dahil gusto na itong ibenta ng may-ari. Hindi niya maaaring iwan doon si Holger kaya isinama niya sa kanyang paglipat ang mga ice cream tubs na naglalaman ng mga piraso ni Holger. Wala pa rin naging problema si Esty sa ginawa niya kay Holger hanggang sa makalipas ang 2 taon noong 2010 kung saan naganap ang 2 pagkakataong muli siyang makakapaslang. Sa taong ito, naging seryoso ang relasyon ni na Esty at Manfred kaya namuhay na sila ng magkasama. Ngunit hindi ito nagtagal dahil nagsimulang mangaliwa si Manfred. Nalaman nito ni Esty nang hilingin ni Manfred sa kanya na magkaroon sila ng open relationship, meaning no strings attached. Muling gumuho ang pangarap ni Esty na bumuo ng sariling pamilya dahil inakala niyang si Manfred na ang makakapagbigay nito sa kanya. Hanggang sa malaman niyang kung sino-sinong babae pala ang kinakatagpo nito hanggang noong November 21, 2010, umabot na sa sukdulan ang pagtitiis ni Esty. Nang gabing iyon, nang makatulog na ng malalim si Manfred, dinampot niya ang baril na itinago niya sa ilalim ng kutsyon at saka walang sabi-sabing pinaputukan si Manfred. Para sa gawaing ito ay naghanda siya ng simento at bagong chainsaw. Tulad ng sinapit ni Holger, ganun din ang ginawa niya kay Manfred. Inilagay niya ito sa mga ice cream tubs at hinaluan niya ito ng semento at saka dinala ang mga ito sa ice cream parlor at inilagak sa kanyang freezer. Pagkatapos ay nakuha pa niyang magpamanicure dahil nasira ang kanyang kuko dahil sa dami ng kanyang ginawa. Taliwa sa una niyang sikreto, marami ang nagtanong tungkol sa bigla ang pagkawala ni Manfred at alam ni Esty na hindi na niya maaaring gamitin alibi ang India story. Kaya ang lagi na lang niyang sagot ay, hindi ko alam. Alam niyang siya ang paghihinalaan sa pagkawala nito. Kaya pagkalipas ng ilang araw ay nagdesisyon siyang mag-file ng missing persons report. Pansamantala ay gumana ang kanyang plano at inisip niyang naayos na niya ang lahat. Muli siyang nag-move on at sa 4 na pagkakataon ay muli siyang umibig. This time sa kaibigan ni Manfred. Kay Roland, na tulad ni Holger at Manfred ay 15 years ang kanilang age gap. Sa pagkakataong ito ay sigurado si Esty na si Roland na ang magiging ama ng kanyang mga anak. Ngunit ang pagbabayad sa kanyang mga kasalanan ay dumating na. June 6, 2011. Nagulat si Esty nang datnan niyang maraming tao sa kanyang ice cream parlor. Ang mga ito pala ay naroon upang kumpunihin ang sumabog na tubo na nagkataong nasa loob ng kanyang shop. Di sinasadyang natagpuan ng isang worker ang freezer na naglalaman ng mga katawan na itinago ni Esty. Agad nitong inalerto ang mga pulis at sinabi nito kay Esty ang kanyang nakita. Agad siyang umuwi ng bahay at nagmamadaling nag-empake at kinuha ang kanyang passport at saka tumakas. Nang malaman ng mga pulis na bigla itong umalis, sigurado silang may kinalaman ito sa krimen. Nagtungo si Esty sa Italian border at doon siya namalagi ng 4 araw pero nahuli rin siya ng mga pulis at ibinalik sa Austria upang doon litisin. Binansagan siyang ice cream killer at nahaharap sa 20 hanggang habang buhay na pagkakakulong at noon ay nasa 34 taong gulang na siya. Agad niyang inamin ang kanyang kasalanan sa unang araw pa lamang ng paglilitis at doon ay idinetalya niya ang kanyang ginawa. Kasabay nito ay natuklasan niyang siya pala ay 2 buwang buntis, nasentensyahan siya ng life imprisonment at kung mayroon mang magandang nangyari sa kanya sa panahon ng kadilimang ito sa kanyang buhay, ito ay nangpakasalan siya ni Roland noong 2012 sa kabila ng kanyang nagawa. At sa parehong taong ding ito ay isinilang ni Esty ang kanyang anak na lalaki. Ganun pa man ay isang psychiatric report ang inilabas na si Esty ay mayroong serious personality disorder. At ayon sa mga doktor ay lubha siyang mapanganib kung ito'y palalayain ng hindi dadaan sa matinding therapy.
at sa kasamaang palad noong 2018 ay nag-divorce sila ni Roland. Makalipas ang ilang taon ay sumulat ng isang memoir si Esty at dito inilahad niya ang kanyang pagsisisi sa kanyang mga nagawa at humingi ito ng tawad sa pamilya at mga ina ng dalawang tao na kanyang napaslang dahil alam daw niya ang pakiramdam ng isang ina dahil siya ay isang ina na rin.